Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na kadupusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa. Ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat,
matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang balabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasalalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kumalinaw ang iyong mata, maliliwanagan mo ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, nadirimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na sa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat.
Karamihan sa atin ang gusto nating i-display yung maganda, yung kaaya-aya. Karamihan sa atin ang mga sugat o mga galos, lahat ng paraan para itago gagawin. Siguro yun sa mga iba, nahihiya pag may stretch marks, nahihiya pag may sugat, lahat na lang ng pwedeng ilagay para mawala yung galos gagawin para magmukhang maganda at kaaya-aya. Pero ho, sa ating unang pagbasa, si Pablo ipinagmayabang ang kanyang mga galos. Ipinagmayabang ho niya ang kanyang mga kahinaan. Pinagmayabang niya at sinabi niya, ilang beses na ako nasiraan ng bangka sa aking pagpapahayag sa salita ng Diyos. 5 beses na akong nahugupit ng 39 na beses. Ano yung ibig sabihin ho ng hinagupit ng 39 na beses? Nabugbog na ho siya ng halos mamatay na ho siya. Yung bugbog sarado, yun po ang naranasan ni Pablo. At hindi niya ikinahiya yun. Mas tinuring pa niyang pwede niyang ipagyabang ang mga sugat at galos niya. Dahil malinaw sa kanya para saan ang lahat ng ito. Para saan yung mga sugat na, tinanggap niya. Para saan at nabilanggo siya. Para saan at ilang beses na siyang nasiraan ng bangka. Lahat yun dahil sa kanyang matinding pagnanais na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Maganda rin po para sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Pag nilayan po natin yung mga sugat at galos, lahat tayo ho may mga sugat, may mga galos, hindi lang po siguro pisikal na galos. Mga sugat mo nung bata ka, hanggang ngayon may peklat ka pa. Huwag mong itago. No, don't be afraid of your blemishes. Sapagkat pag umaharap tayo sa Diyos, hindi natin kailangan humarap na magandang maganda ka. Hindi mo kailangan humarap na parang ang galing-galing mo. God does not need your achievements. Take it. God wants to know your weaknesses. Kasi ho, kung iniisip natin na malakas tayo, magaling tayo, paano papasok ang Diyos sa buhay natin? Kung sa tingin natin, kaya natin ang lahat. Paano papasok ang Diyos sa buhay natin? Kung nagpapanggap tayo na kaya ko ang lahat, kaya ko yan mag-isa. Eh paano tayo kakapit sa Diyos? Kaya ho si San Pablo, pinagmamayabang niya ang kanyang kahinaan. Dahil pinagmamayabang niya na kailangan kong kumapit sa Diyos. Kailangan ko ang Diyos, wala nang iba pa. Sa kabila ng mga galos ko sa buhay, sabi ni San Pablo, sa lahat ng pagkakataong ito, sa Diyos ako kumakapit. Kaya sa aking kahinaan, ang Diyos ang kalakasan ko. Tayo din po may mga kanya-kanyang struggles sa buhay. May mga kanya-kanyang galos. May mga pinagdaanan sa buhay. Wala naman ho siguro ditong walang pinagdaanan, hindi ho ba? Lahat tayo may mga problemang pinagdaanan. May galos. May mga sugat. At sa iba'y naispilitang itakip ang sugat. Ipakita mo sa Diyos ang mga sugat mo. At kung ang sugat na yan ay hindi pa naghihilom, hilingin mo sa Diyos, Panginoon, may sugat pa ako. Paghilingin mo ako, hilumin mo yung mga sugat ko. Hilumin mo yung mga sugat na tinamuan ng aking mga pinagdaraanan. Yung mga sugat ng aking mga pagsubok, Panginoon, hilumin mo ako.
At pagtitingin naman tayo sa imahe ng Poong Hesus Nazareno, may kita natin ang isang mukhang bugbog, may galos at sugat, at alam nating hindi tayo nag-iisa, at ang Diyos na muling nabuhay ay nariyan para pagilingin din tayo. Siya ho ang ating pag-asa. Kaya ho, paglalapit sa Diyos, hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magsuot ng maskara o takpan ang iyong mga sugat. Ipakita ang iyong galos. Ipakita ang iyong sugat. At mas lalong sumalig at kumapit sa Kanya. Sapagkat sa ating kahinaan, mas lalo tayong kumakapit sa Diyos na ating kalakasan. Sa ating ebanghelyo, magandang paalala ho sa atin ni Jesus na kung saan ang kayamanan natin, doon ang puso natin. Kaya ho, kung ano ang mahalaga sa iyo, doon ka nag-iimpok. Yun po ang mas binibigyan mo ng oras. Yun ang mas binibigyan mo ng pansin. Siguro ho sa iba, takot tumanda. Kaya lahat na lang ang pwedeng gawin para magmukhang bata, gagawin. Magkukulay ng buhok. No, pag nakakita ng puting buhok, nalulungkot. Pag may kulubot sa mukha, nako, nakatingin sa salamin, hala, no, may wrinkles na ako, tanggapin mo na yan. Grasa ng Diyos yan, tumatanda ka. Yung iba, nakatingin sa itsura lamang. Nagkaroon ng pimple, nagtatago na. Buti na lang, nakamask tayo. Hindi kita yung pimple mo sa ilong. Natago mo. Pero, paalala sa atin ng Diyos, sana bilang Kristiyano, hindi dun ang pinag-iimpukan natin. Hindi tayo nagbubuhos ng panahon doon. Pero saan? Sa mga bagay na hindi nalalaos, hindi naluluma. At ano yun? Ang salita ng Diyos sana. Sana ho bilang Kristiyano, maglaan tayo ng panahon para sa salita ng Diyos. Yung posisyon, yung kapangyarihan, yung kasikatan, hindi ho forever yan. Ang posisyon, nauubos ho yan. Pag nag-term end ka, tapos ka na. Ang kasikatan, hindi habang buhay yan. Saglit lang yan. Kung doon mo ilalagay ang atensyon mo, paulit-ulit ka lang tumatakbo at humahabol sa isang bagay na hindi naman pupuno sa buhay mo. Pero kung ang salita ng Diyos ang iyong nanaisin, bibigyang pansin, sabi nga ho ni Jesus, ang langit at lupa man ay maglaho, pero ang aking salita ay hindi magkakabula. Ang salita ng Diyos ang mananatili kahit kailan. Kaya ho paanyaya sa atin bilang Kristiyano na tuklasin natin ang ating yaman bilang Kristiyano. Hindi sa material na bagay, hindi sa itsura o sa suot, kung hindi ang tunay na yaman natin ay ang pagkapit natin sa Diyos, lalong-lalo na sa Kanyang salita. At hindi ba't yan ang inaasam ng bawat deboto ng mahal na Poong Hesus Nazareno? Ninanais ang Kanyang salita. Ninanais ang Kanyang presensya. Siya ang tunay nating yaman. Bagamat hindi lahat sa atin ay pinagpala financially, pero ang yaman sa lupa, hindi mo madadala sa hukay yan. Pero ang Diyos, Siya ang tunay na yaman. Siya ang real treasure natin. At kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, paglalaanan natin ng panahon ang Diyos sa buhay natin. Hindi ho kung kailan lang tayo free, doon lang natin naaalala ang Diyos. Kasi kung mahalaga sa iyo,
paglalaanan mo ng oras. At kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, bibigyan natin ng oras ang Diyos sa ating mga deboto tuwing Biyernes, pero huwag kakalimutan ang araw unang Linggo. Mas mahalaga pa rin ang araw ng Linggo para sa ating mga deboto. Siguro sa ating mga deboto, Biyernes at Linggo. Dahil yan ang panahon natin para kay Jesus. At sana wag nating kakalimutan yan. Dahil si Jesus ang pinakamahalaga, naglalaan tayo ng oras para sa Kanya. Nagbibigay panahon sa Kanyang salita. Nagbibigay panahon para sa pagsisimba, lalo na tuwing Linggo at Biyernes. Hindi ho ba? Kaya po, do not be afraid of your scars. Do not be afraid of your wounds. Kumapit sa Diyos na Siya na ating lakas. At pag ang Diyos ang ating sinasaligan, Siya ang ating tunay na yaman. Ang Diyos ang pumupuno ng ating buhay bilang mga Kristiyano. At dahil mahalaga ang Diyos sa atin, sa Kanya ang ating oras at panahon. Paglalaanan ng panahon lagi ang Diyos, hindi kung kailan lang tayo bakante. Maglalaan dahil mahal natin Siya. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ang kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Itugon po natin, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit sa kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamay-ari na mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan na mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago, kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. At
kayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa bulag, sa pilay ay nagpanakan at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus, Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. O Jesus Nazareno, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman.
Panawagan, bukas, June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating misa bukas ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng buong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka na. Nazareno, ni luz.
kalahati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati kanamin.